Sa tingin pa lang niya ay tsakigilabutan, mamamangha, matatakot o depende sa kung ano ang mararamdaman mo. Pero sino? Ano ang kwento sa likod ng ngiti ng taong ito? Ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka, malalamangan, and the story goes like this. Badi sigurado na minsan na rin niya kayong nangitian sa inyong mga timeline. Ang buong pangalan niya ay Jerry Alangilan. Hindi ko alam kung tama ang bigkas ko, pero contrary to the many belief ay hindi lang kung sinong Poncho Pilato ang taong ito. Kung isa-search ninyo ang kanyang pangalan sa Google ay mayroon siyang Google Wikipedia entry. Sana all. Anyway, kilala siya dito sa Pilipinas bilang alias Comiquero, and from the name itself ay isa siyang comic book artist. Hell, hindi lang isang comic book artist kundi batikan, class S, top of the line comic book artist ng Pilipinas. Ilan sa mga iginuhit mismo ng kanyang kamay ay ang mga nobelang Wasted at Elmer. Hindi lang yan, dahil hear this out, pakinggang mabuti, nagtrabaho rin siya sa mga American superhero comics, and you guessed it, ilan dito ay ang X-Men, Superman, Wolverine, Fantastic Four, and many, many more. Sa totoo niyan ay kung pupunta kayo sa mismong website ng Marvel, yung marvel.com, ay makikita ninyo ang kanya mismong mukha, kanyang mga obra, at ina-acknowledge talaga siya ng Marvel bilang isang batikan at totoong naging partner nila noong 1968. Wow! Napakagaling! Mula at tubong San Pablo ang ating bida, at bata pa lang itong si Jerry ay nakitaan na siya ng pagkahumaling sa pagguhi, nakapag-aral, at kaakibat siyempre ng pagiging magaling sa pagdrawing ay maging isang architect. And boy, si Jerry ay nakapagtapos ng board exam noong 1989 at kalaunay naging licensed architect noong 1990. So buddy, kung susumahin ay magaling ang naging diskarte sa buhay ng ating bida, dahil habang nag-aaral ay bilang side hustle ay nagsasubmit noon si Jerry ng parang mga works niya sa comics papunta sa Marvel at DC bilang side income. Ngayon, bagamat nakapagtapos siya bilang architect, ay ika niya sa ilang interview na ginawa sa kanya ay passion talaga niya ang pagko-comics. Roughly 1994 to 1995 na noon ay mas lalong pinagpursige pa niya ang pagko-comics, at mula noon ay imbes nga na architect ay ito na ang kanyang pinagkaabalahan. Noong early 2000s ay habang ang iba ay patuloy pa rin sa normal na paghahanap ng trabaho, ay naging freelance, independent comic creator itong si Jerry. At sa pagdaan ngayon ng maraming mga taon ay gumawa siya ng grupo na kung tawagin ay Laguna Artist Group, na kalaunay pinangalanan niya bilang Comiquero Artist Group. Ang pinakalayo niya sa paggawa ng grupong ito ay himukin, kunin, ipunin ang kapwa magagaling mag-drawing sa mga kalapit na mga barangay para i-showcase ang kanilang talento internationally. Ito ay para makilala pang lalo ang talento ng mga Pinoy sa pagguhit. At heto na nga buddy, dahil sa sobrang passionate nitong si Jerry sa galing at kapasidad ng kapwa Pilipino sa pagguhit, ay imbes na waldasin ang mga kinikitang pera sa kung ano-anong mga bagay, ay taong 2016 nang maisipan niyang magtayo ng isang museum, at ito ay pinangalanan niyang The Comiquero Comics Museum. Tampok dito ang ilan niyang mga obra, guhit kamay niya mismo, at ilan pang mga batikang komikero sa loob ng bansa. And boy, can we just be silent for a moment para magbigay ng napakalaking saludo sa taong ito, sa ambag niya sa industriya. At heto na nga buddy, nandito na tayo sa magandang parte ng video. The legendary, the one and only, viral not only in the Philippines, kundi internationally acclaimed, The Hey Baby Meme. 13 years ago buddy, roughly 2009, nang ang videong ito ay naimarka sa ugat ng The Philippines Internet History.
siya nga pala buddy, kung wala pa kayong naiisip na pangregalo ngayong darating na Pasko ay get Roxy na kayo sa online tindahan ko. Ngayong darating na 11-11 ay may 10% off po tayo sa lahat ng damit na ibinebenta ko online. Quality quality ang mga items ko at hindi ka magsisisi. Makikita ang link papunta sa aking online tindahan sa ibaba ng videong ito. Pero kung hindi ka naman makabili buddy ay okay lang yon. As long as paminsan-minsan ay dinadalaw mo ako dito sa channel ay sobrang saya ko na sinasamahan mo akong tumuklas ng iba't ibang kaalaman. Anyway buddy, going back, bago pa man mauso ang salitang viral, ay naging viral na itong si Jerry. Buddy, his video is on fire sa pagiging viral noon ni Mang Kanor. 2009 buddy, such a simple days. Indeed, and looking at his video ngayong 2022, ay makikitang ito ay mayroon ng 7.2 million views. May 81,000 likes at ang kanyang channel naman ay may 47,000 subscribers. Ngayon, hindi naman tumigil sa Hey Baby meme itong si Jerry dahil sa kanyang official YouTube page na ililink ko sa ibaba ng video ito upang kayo ay mag-subscribe. Ay marami siyang ginawang mga video tulad na lang ng kung paano gawin ang pamoso niyang Hey Baby Smile. Hello YouTube, I've gotten quite a lot of requests from people asking me how to do the Hey Baby Smile, you know, and it's actually quite easy, you know. The first thing you really have to do is believe that you are the handsomest guy on earth. Most likely it isn't true, you know, but you really have to believe it first and foremost, you know. And it's more effective if you are an ugly guy to begin with. It's true. Mga video ng kanyang travel, mga video ng kung ano-ano. Basta buddy, bago pa man siguro ang ilan ay naging influencer, ay influencer na itong si Jerry. What a legendary man. What a legendary Filipino. Indeed. Ngayon, fast forward tayo 2009, roughly 3 years ago, nang at the age of 51, ay nakakalungkot mang sabihin ay tuluyan na siyang namaalam sa atin sa San Pablo City, Laguna. At hindi lang yan, dahil sa pagbisita at panonood ko ng ilang mga videos niya ay bago ang kanyang pamamaalam ay ibinabahagi niya sa kanyang mga manonood ang hirap at pagkakaroon niya ng kapansanan dahil sa katandaan. Lifestyle vlog kumbaga buddy. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin tumigil itong si Jerry dahil kahit na may iniindang karamdaman ay hanggang sa kanyang huling hininga ay ang pagmamahal sa sining at obrang comics pa rin ang kanyang pinagkaabalahan. First of all, thank you very much for the warm welcome back to this website making vlogs. And to all those who said that you missed me, well, I missed all of you also, even though I don't really know you that much. Especially you, right there, sitting there. And you, standing there, I don't know who you are, but I miss you. What an amazing human, indeed. So buddy, ngayong alam na natin ang kanyang istorya, ay sa susunod na biglang lilitaw ang kanyang legendary smile sa ating mga timeline, ay hindi na siguro natin iisipin na kung sinong tao lang ito o taong may ginawa o ugaling hindi maganda kundi isang Pinoy na nag-iwan ng marka sa comics industry at kasaysayan ng internet sa Pilipinas. At dyan na siguro matatapos ang video ito muli. Ako po ay nagpapasalamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.